ulit sa inyo mga ka-lockdown. Kumusta po ang buhay-buhay natin? Mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ang ating mga buhay-buhay? Kumusta ang ating buhay bilang naka-curfew pa rin? Kami curfew pa rin eh. Kami ano pa rin eh. Lockdown pa rin, 24 hours. 24 hours, 7 days a week. 24/7. So ngayon, bilang nga paggunita sa ating mga ina at kapares kong ina na mga ina ng ina ng ina ng ina ay maghahanda ulit tayo para kay nanay. Diba? Kasi nga, diba, hindi natin sila mailabas, hindi natin sila ma-date, hindi natin sila ma-shopping-shopping, maipasyal-pasyal. Pwede naman yata mag-order online sa Lazada and everything. Dun sa Pilipinas. Pero, ganun pa man, kaysa ilabas natin sila dahil yung mga may edad na, yun yung mga prone sa mga yan, sa virus na yan, COVID na yan, virus. Kaya iiwas natin yung ating mga nanay sa ganyang sitwasyon. Talagang gumawa na lang tayo ng paraan na maging safe sila, mas safe sila sa bahay kaysa ilabas natin. Kung mayroong mabukas na restaurant na alam natin, kaysa ilabas natin sila, pagluto na lang natin. Para naman, mag-effort naman tayo paminsan-minsan. So, yung mga bata pang mga mamis, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Kung mag-adventure kayo dyan sa labas at pag-uwi nyo, ngayon na kayong dalang virus, bahala kayo. Diba? So, sinasabi ko, magluto tayo dito sa bahay. Ang espesyal para kay nanay. Diba? So, kahapon, nagluto tayo ng chicken cordon bleu. Na kahit ganun-ganun yung rekado, nakapagluto tayo, nakapaggawa tayo. Hindi naman kinakailangan perfect, hindi naman kinakailangan kompleto. Diba? Kasi nga, di tayo makalabas, hindi tayo makamamili ng gusto nating bilhin. So, kung ano yung nandito, kung ano yung nasa bahay nyo, yun ang gawin nyo, itry nyo ng itry. Walang problema. At pagkadating naman ng nakakapamalengke na tayo, edi saka mo itry yung complete na rekado. Diba? So ngayon, papakita ko sa inyo yung incomplete ko na namang rekado. Wala ako ngayon ay pipino. Gagawa tayo ngayon ng tinatawag na sushi or kimbap kung tawagin sa Korean. Ito, tayo mga Pilipino, ganito lang ang paggawa natin ng sushi. So, gaya na nakikita nyo, wala akong pipino. So, hindi ba mangyayari na makagawa tayo? Makagawa tayo, syempre. So, ito, tayo kung paano gumawa. Huwag yung tiyan ko. Ito na lang sa ninyo. So, ito. Kasasain ko lang nito. Meron tong sesame oil, salt, sugar, suka, vinegar, sugar. Yan. So, naisahin ko na siya. At ang malagkit ko, ang kanin ko ay hindi naman ganun kalagkit. Yung mga kalagos na tinatawag dito sa Saudi Arabia. So, ilagay na natin itong ating Japanese rice. Kasi ganito din naman siya kalalaki, diba? Spread lang natin evenly. Evenly. Yan. May mga nanonood palang mga nosebleed sa akin. Ewan ko ba,
Nagko-comment naman sila. Siguro naiintindihan din nila yung sinasabi ko. So, thank you sa inyo, mga taga-ibang bansa. Sa inyong mga pag-support. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you so much. Malinis na yung kamay ko kanina. So, pwede ko na siyang kamay-kamayin. Yan. Hindi pa naka-spread. Yan. Headlog. Ang ating pambansang carrot. So, wala nga akong pipino, diba? Yan na lang. Pwede naman yan. O, diba? Ganyan. Napaka-simple. Tapos, i-roll na natin. Ngayon, dahil di tayo pro, gagamit tayo ng banig. Yung mga pro kasi, marunong silang magbalot eh. So, ganyan lang. Ganyan lang. Parang lang naglalaro. Diba? Okay. At meron ka nang, hindi siya masyado masikip. Meron ka nang, di ba? Sushi. Lagay muna natin dyan. Gawa ulit tayo ng isa. Ako ang ginagawa ko kung alin yung simaking tabi ng nasa labas. Ewan ko lang sa inyo. Pero ako yun ang ginagawa ko nga. Again and again. Latag lang natin yan. Evenly. Ayan. Alam niyo, pag nag-enjoy kayo sa kusina, hindi rin naramdaman yung pagod, yung paghuhugas ng mga ginamit. Yun ang nakakainit eh, di ba? Pero hindi nyo ramdam yun. Kasi ramdam nyo yung fulfillment nung ginagawa nyo. Especially pag meron kayong mga iniimbento na luto. Doon ako masyado natutuwa eh. Pag naging successful yung aking ginawa, nako! Kulang na lang. Kulang na lang magtatakbo ako sa labas. Sobrang tuwa. Kasi, diba? Yung effort, hindi nasasayang. Diba? Siyempre, yung pera. Pero, kumisan talaga, dumadating sa point na talagang nagiging palpak yung ginagawa natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun na susuko ka na. Siyempre, kaya ka nag-enjoy sa kitchen dahil gusto mong tumuklas ng iba't ibang luto. Especially yung hindi ka naman naturuan ng iyong magulang, yung sariling kahit mo lang kung paano ka natutong magluto. Hindi ka naman nag-aral din sa culinary school para tutunan mo lahat ng mga bagay-bagay na yan, sarili mo lang. Ako nag-YouTube ako, yung mga, pero iniiba ko. Kung wala ako ng idea, pero kasi mas gusto ko yung sarili kong gawa. Kaya ako minsan siguro nakapapa-papa. Dahil gumagawa ako ng sarili kong version. O, diba? O, kapares nito. Meron siyang dapat walang ganito. Hindi ako professional. So, makagawa lang. So, ngayon, meron na naman akong invento lang tayo ng invento. Ito. Kung wala akong steamer, lapad naman ang mukha ko. Ah, diba? Para-paraan. Ayun, oh. Gumagawa ako ng yung original na recipe ng nanay ko ng sapin-sapin. Ay! Ano ba yan? Sorry naman po. Nahulog. Yan, oh. Luto na siya. Yan yung original na sapin-sapin. Yung, rice flour. Hindi yung glutinous. Ito siya. Ito yung mixture niya. Yung mga gustong malaman, yung mga noong pang sapin-sapin, hindi yung may mga food coloring.
Eto, 2 cups ng rice flour. 2 cups ng coconut powder. 2 cups coconut powder. Ang nilagay ko lang dito ng sugar is 1 1/2 kasi nga, 'di ba? Yung 1 cup white, yung half brown kasi nga, 'di ba? Diabetes. So 1 1/2 lang nilagay ko. It's up to you kung lalagyan niyo rin siya ng kung mas matamis ang gusto ninyo. Teka, maglagay mo ito tayo na. So, nalagyan ko na ng 1 cup yon. Kasi nga, kaya tinawag na sapin-sapin ay ganito yung pagluluto. Isa sapin-sapin. Yan. Tapos, hintayin lang ulit natin ma-steam yan. Kunin natin yung suntok na nahulog ganito. Baka lumambot. Janet. Yan. I-steamin ulit natin ng mga 15 minutes. So, ito yung mixture niya. Yun lang po ang halo nito. Rice flour, sugar, and then coconut. Coconut powder. Wala naman kasing dito. So, ito yung pinaka-last niya na luto. Mimixan ko din to ng dito, yung pinakalas niya. Yun yung nasa ibabaw na napaka-soft. Yung napaka-soft niya na ano. Tapos, ito yung anis. Kung ang bango. Ito yung nilalagay sa ibabaw, yung may itim-itim sa ibabaw. Ito yun. Yan. So, pasensya nyo na itong sakalan ko at lagi kong ito ng gulay, kaya nagmamansya siya. Hindi naman siya ganyan. Teka, ano ko muna to? Kasi, sobrang dami. Diba? Dadalawa lang kami, pero ang ginagawa ko pang isang barangay. So, ngayon, hihiwain na natin ito. Ganito lang paghiwa niya. O, diba? Yung ritaso, tabi mo para meron kang tinitignan-tignan ng meme yan. Ito nga pala yung nabili kong brand na pambalot dito sa Saudi. Yung kumisan, ibang brand yung nabibili ko. Pero ito yung available. So, ito yung binili ko. Actually, 1 month ago ko pa ito binili. So, bumili na ako ng bonggang-bongga. Para, kasi mabilis maubos sa mga ganito. Dito sa Saudi. Kaya, pag nakakita ko niyan, bibili na kami ng madami. Kasi nga, anong oras mo maisipang magaganito? At least, diba? Sorry naman, hindi naman ako nag-aral bilang isang ano, love ko lang talaga magluto at kumain, syempre love kong kumain, yun na yun, kalusto yung love magluto eh. Kami pamilya, yung mga anak ko, asawa ko hindi masyado na ano lang siya, napipilitan lang pag nakakain na yun ng kanin. Ang paborito nun lagi is da. Eh, okay na sa kanya. Hindi siya yung ano, may mga extra-extra food. Ganun. Ganyan. Sabi ko nga muna to. Ah, diba? Ngayon, DIY na naman na sosawa dahil wala akong mabiling wasabi, gagawa na naman tayo ng invento. Diba? Dahil lang wasabi,
chili powder. Ayan, konti lang. Konti lang. Chili powder. Ito, dahil ito lang meron akong ano, lagyan natin. O, diba? Tapos, ere. Tuin. Ito, kulo ko pala ng lemon. Kulo ko ng lemon. Ayan. Sabi ko lang na ito, ha. Bibina ko ang aking ano, DIY na lalagyanan. Yan, check ko lang kung aking saking sa pen. Ano na lang balita sa iyo, ah. Hindi pa pwede. Saka sa mga bestin. Kasi nga, hindi siya talaga yung dagdala ko ng dagdala, no? Okay. Pagagawa tayo ng orange juice. Orange juice ni Mother. Gawin natin si Mother. Dahil na Mother's Day. Mano-mano na lang natin. Mother nyo, kapares ng mother ko, 82 years old, okay, 83. Nasa Canada siya, hindi na pwede sa kanya yung mga, pwede naman, kaya lang, bawal lang sobra, bawal din ang kulang. So, bawal sa kanya ang sobrang gulay, bawal din naman sa kanya ang kulang sa gulay. Basta lahat na sobra at kulang, bawal. So, hindi natin soft mixing ng ating magulang. Hindi rin pwede malamig. Excuse me. Nalala siguro ako ng nanay ko, nahirinan ako. Hindi siya lumalabas dahil nga sa coronavirus na yan. Hirap eh. Meron naman kasing hindi electric. Ay nako, Elma. Gusto mo yung pinapahirapan mo yung sarili mo. Yun ba? Thank you.
Yan. Ilang minutes na ako. Saka dalagay ko. Kasi itong ano na to, parang mandarin. Hindi ko naman masabing ano siya, yung sunkiss na orange eh. Orange siya, pero sobrang asim. Hindi ko matagal lang nguyihin. I-juice na lang. Diba? Tagyan natin yung pulp niya. Tapos, hindi pa siya puno. Itong mga pulps na to, nabili pa namin 3 weeks ago, 1 month ago. Sobrang dami nito. Ito na lang natira kasi iba-iba siyang ano eh, klase nung binili namin. Lagay ito yung pulp. Masarap din yung may pulp. And then, hindi pa bumababa si mother, takpan muna natin. Diba? So, nasan ang ating kapaligiran? Yun din, nakakapag naka-enjoy din yung gano'n, yung pagkatapos mo mag-turbang. Hilalim natin. Pinagawaan. O ngayon, ay, kito na kwarto. Wait lang. So, ito na po. Meron na naman tayong hihahain na special kay nanay. Special dahil hindi naman ito yung everyday mong naka 22 minutes na pala. Hindi naman ito yung everyday mong hinahain sa bahay. Gagawin mo lang to pag may okasyon. So, mura lang to. Yung isang balot ay makakagawa ka na ng ilang sheets ba, Eric? 10 yata. Ah, 5 lang. 5 sheets. Meron 10 eh. So, makakagawa ka na niyan. At plus yung ginawa natin kahapon na chicken cordon bleu. Pagsamahin natin. So, meron tayong special na panghain kay Mood Rebels sa Mother's Day. So, Sunday na po yan. So, ipakipuli tayo bukas. Ay matagal pa. Hindi ako marunong mag-edit. Kaya hindi ko siya maihintay para ipakita sa inyo. Pero yung kain ng one last look. Look. Swerte mga kapigam yan mamaya. May butas kasi doon kaya tinatakpan ko. Yun. So, ere na. Panghain kay nanay. So, yun lang. Until my next video, please subscribe, like, and share. Comment down below. Kung meron po kayong gustong itanong sa akin, meron kayong gustong i-suggest. Or, kung ano na lang. greet, mga ganun. Siyempre. O, di ba? At yung mga friends ko out there, yung mga bagong dating sa aking YouTube channel, thank you very much sa pag-subscribe. Thank you very much sa inyong support. Thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa akin. So, until my next video, stay healthy, stay safe. God bless you all. Mwah, mwah.